For today's lesson, we will discuss perform addition and subtraction of similar and dissimilar fraction and solving routine and non-routine word problems. In the previous lesson, you have learned how to add and subtract similar fractions and dissimilar fractions. So this time, you are going to apply what you have learned from that lesson. Let us read and analyze the problem below and look how the problem below solved using the following steps. So basahin muna natin ang ating problem. Mario painted his doghouse using 5/6 liter of yellow paint and 2/3 liter of red paint. What color of paint was used more than the other? Okay, so kung ating itatranslate, so si Mario daw ay nagpinta ng kanyang doghouse gamit ang 5/6 liter ng yellow paint at 2/3 liter naman ng red paint. Ano ngayon daw kulay ang mas ginamit niya kumpara sa isa? Or ang mas marami niyang ginamit kumpara dun sa isa? Okay, so we can solve the problem using Polya's four-step method. So, naririnig nyo na itong Polya's four-step method dahil ginamit na natin ito nung first quarter. Okay, so sa unang method, we're going to understand first the problem by knowing what is asked in the problem and knowing the given facts. Then, second step is to plan, kung saan i-identify natin kung anong operation ang ating gagamitin, and we also write the number sentence. Then, third step is to solve. So, we have to show the solution. Kailangan ipakita natin ang ating step-by-step solution. Then, for the last step is to check and look back. So, you have to check first your answer and then state your answer completely. So, kailangan kumpleto palagi, laging may label yung ating final answer. Let us solve the problem by understanding what is asked in the problem. So, ang tinatanong sa ating problem is the paint color that was used more than the other. So, kulay ang ating tinatanong dito. Kulay ang ating hinahanap. So, ibig sabihin, mamimili lamang tayo doon sa yellow and sa red kung ano ba ang mas marami niya doon nagamit. Then, know what the given facts. So, the given facts are 5/6 liter of yellow paint and 2/3 liter of red paint. Proceed tayo sa plan, wherein i-identify natin kung ano bang operation ang ating gagamitin. So, sa problem, ang gagamitin natin is subtraction. Then, write the number sentence. So, ang ating magiging number sentence will be 5/6 minus 2/3 equals n. Itong 5/6, ito yung yellow paint. Babawasan natin ng 2/3 red paint. Dahil, bakit natin binawasan? Dahil ikukumpara natin kung gaano ba karami ang yellow paint sa red paint. O kaya kung gaano ba karami ang red paint sa yellow paint. If we're going to use an illustration to show the fraction, so ito ang itsura ng 5/6 liter ng yellow paint. At ito naman ang 2/3 liter ng red paint. Then, solve na natin or we have to show the solution. So, 5/6 minus 2/3 equals n. So, anong napapansin nyo sa dalawang fraction? Okay, they are dissimilar fraction. So, pag dissimilar fraction, ano ba ang una nating kailangang hanapin? Okay, so let's find first the LCD. So, kung ano yung natutunan nyo on the previous lesson on how to find the LCM or the GCF, i-apply natin dito sa pagkuha ng LCD. So, mas prefer kong gamitin ang continuous division. So, kunin natin ngayon ang LCD ng 6 at 3. Bakit 6 at 3? Dahil siya yung denominator. And LCD stands for the least common denominator. So, start tayo. 6 and 3.
Naalala niyo pa ba na dapat sa pagkuha ng LCD or LCM, mag-e-end ang ating continuous division sa 1-1. So, 6 and 3, anong number ang pwedeng mag-divide sa 6 and 3? Okay, so, pwedeng mag-divide ang 6 and 3, pwedeng i-divide ang 6 and 3 sa 3. So, 6 divided by 3 is 2, and 3 divided by 3 is 1. Okay, so may 1 na tayo ditong nakaabang, so kailangan nating i-divide itong 2 sa sarili niya. 2 divided by 2 is 1, then bring down 1. Okay, since may dalawa tayong nakuhang number, kailangan natin silang i-multiply. Ito lang naka-vertical na number. So, ang LCD natin ngayon is 3 times 2 equals 6. Okay, so after getting the least common denominator, kailangan nating i-rename itong dalawang fraction into equivalent fraction. So, paano natin yung gagawin? Siyempre, gagamitin natin yung nakuha nating LCD na 6. Okay, so 6 divide natin sa denominator na 6, then imu-multiply natin sa numerator na 5. Again, ulit, 6 divided by 6 is 1 times 5. So, the renamed fraction for 5 over 6 is still 5 over 6. Then, sumunod naman, itong 2/3 i-rename natin. So, 6 divided by 3 is 2, then multiply sa numerator na 2, that is 4. Okay, so we have now 5 over 6 minus 4 over 6. Then, since similar fraction na sila, nakikita natin na same na ang kanilang denominator, pwede na tayong mag-proceed sa rule ng subtraction of similar fraction kung saan isa-subtract lang natin ang ating numerator and then copy natin yung pareho nilang denominator. So, 5 minus 4 over yung same nilang denominator na 6. Okay, so 5 minus 4 is 1. Then, copy the same denominator na 6. So, ang ating magiging sagot ay 1 over 6. Okay, so if we're going to use illustration to show the fraction, so ito yung 5 over 6 na yellow paint. Then, sinabi natin kanina na ang 2/3 ay may katumbas na 4 over 6 kung i-rename natin ang 2/3. So, ibig sabihin, 4 ang shaded na part. Kitang-kita natin na may sobrang 1 over 6. So, ibig sabihin, mas lamang ang yellow paint na ginamit kumpara sa red paint. Okay, for the final step, para masiguro natin kung tama ba ang ating sagot, ay kailangan nating i-check and mag-look back. So, yung 5 over 6, ito yung yellow paint. Inadd natin yung red paint na 4 over 6 doon sa sobra niyang 1 over 6, sa sobra ng yellow paint na 1 over 6. So, 5 over 6, similar fraction sila, i-add lang natin ang numerator, 4 plus 1 is 5, and copy the same denominator, 6. Therefore, tama ang ating sagot na 1 over 6. So, ang ating answer to the problem is yellow paint was used more than the other. So, mas maraming siyang nagamit na yellow paint kumpara sa red paint. So, mas lamang ng 1 over 6 ang yellow paint kumpara sa red paint. Kaya, yellow paint ang ating sagot. Let's do some practice exercise para mahasa natin yung skills natin in solving a problem. So, let's have this problem. Mrs. Susan bought 3/5 meter of curtain cloth. She used 1/8 meter to make a curtain for the living room window. How many meters of cloth were not used? Okay, so si Mrs. Susan daw ay bumili ng 3/5 meter ng curtain cloth. So, ginamit niya yung 1/8 meter para makagawa siya ng kortina para sa kanyang sala or sa bintana ng kanyang sala. So, ilan ngayon yung meters ng cloth na hindi niya nagamit? So, inahanap natin dito
ay yung hindi niya nagamit, yung meters ng cloth na hindi niya nagamit. Let us solve the problem using Polya's 4-step method. So, unang step is to understand the problem. So, ano ba ang kailangan nating sagutin sa para maintindihan natin yung problem? So, we have to know what is asked. And dun sa ating problem, we are looking for the meters of cloth that were not used. Then, know the given facts. So, ito yung mga given numbers, 3/5 meter of cloth and 1/8 meters of cloth. Second step is plan. So, identify the operation to be used. Since ang hinahanap natin ay kung ilan yung natira, syempre ang gagamitin natin is subtraction of fractions. Then, the given number sentence is 3 over 5 minus 1 over 8 equals n. So, ito yung 3/5, yun yung sukat ng cloth na kanyang nabili. Then, yung 1/8 yung kanyang ginamit. So, we are looking for the unused meters of cloth. We can now proceed sa ating third step, which is to solve. So, ipapakita natin ngayon ang ating step-by-step solution. So, 3/5 minus 1 over 8 is equal to n. So, ano napapansin nyo sa denominator ng dalawang fraction? Okay, so they are dissimilar fractions. So, ibig sabihin, kailangan nating hanapin ang LCD ng 5 at ng 8. So, again, para mahanap natin ang LCD, gamitin natin ang continuous division. So, 5 at 8, may naisip ba kayong number na pwedeng mag-divide sa 5 and 8 ng eksakto? Okay, wala na. Ibig sabihin, itong 5 and 8, walang number na pwedeng mag-divide sa kanila. So, anong gagawin natin? I-divide na lang natin itong 5 sa sarili niya. Unahin muna natin yung 5. 5 divided by 5 is 1. So, since yung 8 ay bawal naman i-divide sa 5, so i-bring down lang natin yung 8. Then, i-divide naman natin yung 8 sa sarili niya. So, may 1 na tayo dito, bring down 1. And 8 divided by 8 is 1. Okay, so ang nakuha nating numbers ay 5 and 8. So, multiply natin yung dalawang vertical numbers to get the LCD. So, the LCD now is 40. And gagamitin natin itong LCD para ma-rename natin itong mga dissimilar fraction into their equivalent fractions. So, paano natin gagawin ang pag-rename ng fraction or equivalent fraction? So, yung 40, i-divide natin sa denominator na 5. Then, after nyan, yung sagot natin dito sa pag-divide or yung quotient natin ay imu-multiply naman natin sa ating numerator na 3. So, 40 divided by 5 is 8 times 3 and that is equal to 24. Okay, so ito namang 1 over 8, kailangan natin i-rename. Yung 40, i-divide natin sa 8, that is 5, ita-times natin sa 1, so that is equal to 5. So we now have 5 over 40. Then, proceed na tayo sa rule ng subtraction of similar fraction dahil pareho na ang kanilang denominator, wherein ima-minus lang natin ang ating numerator na 24 and 5. So, 24 minus 5 is 19 and copy the same denominator na 40. So, ang ating obtained difference is 19 over 40. Okay, so for the final step, we have to check and look back. So, state natin yung ating complete answer na 19 over 40 meters of cloth was not used. So, ito yung natirang metro ng cloth na hindi nagamit. Thanks for watching this video. Hit like if you learned from this video and don't forget to subscribe on my channel. Thank you so much!